Sirik. Ito naman siya ay nandito. Galing pa sila doon sa kabila. Doon sa kabila, sa ibabaw, doon sa pinakaibabaw. Tapos pinuputulan lang din namin yan ng mga ngipin, yung mga maliliit, kasi minsan hindi nagpapadede yung inahin kapag matatalas yung ngipin nila. Magandang araw po, hanapin natin yung baboy na inference kung saan sila ngayon nakapwesto. No, dahil mainit na dito, ayun, nandun na sila. Oh, dahil dito ay medyo mainit na, maaraw na. Nakaraan kasi panay ulan. So ngayon ay nandito na sila sa kanilang lubluban. No, kakabigay ko lang sa kanila ng pagkain. Pagkatapos ay dito na sila dumiretso. Yan o. Dito nakalublob yung aming mga baboy na free range. Yan naman isang biik. Yan. Yan. Ito yung gustong gusto ng mga baboy. No, kapag free range sila, mas maganda rin kapag meron silang ganitong space na may tubig. Actually dati ito may tubig pa ito. Kailang nasira na yung pinakasaharang dito. Ayan. Dahil nga hinuhukay nila. So hanggang sa nagkaroon sila ng space. Ayan, dyan na sila nakalublob pagka naiinitan sila. Tanggal ang mga kuto nila dyan. No, ito naman ay merong pinakabukal. No, may tubig na nanggagaling sa taas. Yan, malinaw yung tubig. Galing sa ibabaw. Yan. Yan o. Doon nanggagaling yung tubig. Doon nanggagaling ang tubig. Tsaka iba yun doon sa ibabaw. Umaagos yan pababa. Ito yung pinaka-ibabaw kasi na area. At sila naman ay nandyan sa baba. Na napakalamig yung tubig. Yan. Yan yung buhay ng mga baboy na free range dito sa amin. Yung ibabaw naman, yan ay kawayan. Yung bungbong na kawayan. Yan o, kaya malamig dito. Gustong gusto nila. Ayun, may isang baboy din doon o. Sa gitna. Kaya ito yung gusto nilang, ito yung paborito nilang space kapag ganitong mainit na. Dito na sila nahahanap. Ayan o, itong baba naman, ito yung naging fish pond namin dati. Ayan, fish pond na maliit, mini fish pond. Kaya lang hindi namin ito na tuloy-tuloy na malagyan ng isda. Dahil nga doon sa, yan, nagkukulay dilaw na. Dahil doon sa mga baboy na nandito, nagabungkal sa lupa. Kaya yung tubig na umagos, imbis na malinis, malinaw, naging ganyan na, naging dilaw na. So maging doon sa fish pond, dilaw na rin. So pababa na yan doon sa may kangkungan. So dito naman, no, wala tayong makikitang mga dumi ng baboy dito. Kasi usually pagka kumakain sila, no, lakad sila ng lakad, dyan sila sa ibabaw, nagdudumi. So nandun yung isang inahin, no, naglalakad paakyat. Ano, puntahan ko rin yung isang inahin naming baboy doon sa ibabaw kasama yung mga biik. Yung mga biik kasi marunong na, sumasabay na rin doon sa nanay nila. Oh, yeah. Ayan, no. Ayan yung pamumuhay ng mga baboy namin dito. Ayan, yung isang inahin namin nandun, kakaakyat niya lang. Nakasunod rin yung mga biik dahil medyo malaki na rin yung mga biik kaya at maliliksi na. Nakakasunod na dun sa kanilang nanay. Ayan. Itong ibabaw, dito sa kabilang side naman, meron ding pinanggalingan yung tubig. Ito naman sa pinaka-ibabaw. Kaya't matubig din dito. Ayan o. Tan lang natin isang inahing baboy. Napapadede ng anak niya. Ito wala na na. Ano? Malinaw ang tubig dito.
So ayan o, no? Dito yung isang inahing baboy. Ito naman yung bahay ng kambing dati. Sirig. Ayan. Ayan yung mga anak niya. Kadidi. 2, 4, 6, 8, 9. Mga anak niya, ano na rin, malalakas na. Kaya kahit saan pumunta yung nanay nila na naka-pre-range dito sa loob, nakakasunod na rin sila. Yan. Malulusog na yung mga biik. Galing pa sila dun sa kabila. Dun sa kabila, sa ibabaw, doon sa pinaka-ibabaw. No, tumawid sila dyan. Kapunta rito. Tapos nakasunod yung kanyang mga biik. Habang iba'y nandun na sa putik doon, ito naman siya ay nandito. May isang baboy din doon sa baba, oh, naka free range. Nagbubungkal din yan ng mga lupa dyan. So yan lang yung pamumuhay ng mga baboy dito. Meron para tayong nasa wild, no? Nasa wild yung mga baboy. Pero maamo yung baboy namin dahil binibigyan pa rin sila ng pagkain. Pagka naka wild kasi, totally takot sa tao. At hindi sila nabibigyan ng pagkain. Kain lang sila ng kain diyan. Ayan, dumidede yung mga biik. May isa pang baboy dito. Silipin ko kung nandito sila. Kasi malalaki na rin yung mga biik nun. Mga isang linggo na rin. So lumalakad na rin yung inahin kapag umaalis. Sumusunod na rin. Ayan o. Oh. Wala dito yung inahin. Ayan, wala sila dito. Ibig sabihin sila ay nandyan sa ilalim ng mga damuhan. Break tayo doon. Itong isa naman, ito yung mga nasa dalawang linggo na. Kahit malalaki na yung biik. Mas maliliksihin na sila. Pre-range sila dito, kinakain nila mga natural na pagkain na available sa mga tinatanim, yung mga saging, yung mga kasaba, kamote, kangkong. Yun yung mga kinakain nila. Kaya dito wala namang lugi, no? Walang lugi itong pag-aalaga nito kasi itong space naman nito, itong pinaglalagyan namin, ay talagang dating space na rin siya. No, na nilagyan lang din namin ng hog wire. So yun yung malaking gastos. Pero ito naman, ang plano namin ay paramihin ito. No? Gagawin natin maraming inahintong nandito sa loob para sulit na sulit itong kanilang space. Ayan yung mga biik. So ang focus namin ngayon ay itong pagpaparami ng mga alagang hayop. No? Kaya't kasabay niyan ay nagtatanim din tayo ng maraming mga pananim na kinakain nila. Ayan yung mga cute na biik. Oh. Habang yung nanay nila ay nagabungkal, mga biik na may nandyan nakasunod. At napaka-alert din ng nanay nila kapag ka umiiyak yung biik, mabilis na tumakbo yung inahin, pinupuntahan agad yung biik na umiiyak. Ganon siya ka-caring sa kanyang mga anak. Yun. Isang baboy rin doon nagbungkal, yan yung pinakamatanda naming inahin. Nanganak na rin yan. Kasi yun na, doon naman yung iba kanina, yung galing naligo, mga lumulublob sa tubig, no? Parang kalabaw din yung mga kalabaw, kapag mainit na naglulublob sila sa tubig. Dito yung mga baboy namin na free range, ganun lang din yung ginagawa nila. Since open area, open yung space na pwede sila makapunta sa tubigan, no? Inulit natin, hindi siya totally open kasi may lambat siya na medyo malawak-lawak na lambat. No, pero mukhang open na rin dahil dun sa lawak ng kanilang napupuntahan. So yan yung pamamaraan natin. Dito sa ilalim ng bahay ng kambing, no, lumang bahay ng kambing to, ayan, talagang ano na rin.
yung lupa ay kanilang inano na rin, no? Hinuhukay na rin nila. Ayan. Wherein dito, pwede rin silang sumilong, pwede rin manganak dyan. Pero ang ginawa ng mga baboy ay doon sila sa mga damuhan. Kaya doon kami naglalagay ng mga trapal. Nadidetect na rin kasi namin pag malapit ng manganak. Kaya tinahanap na rin namin agad. Kung hindi namin makita, pag nagpapakain ay wala. Nahanap namin sa mga damuhan. Madalas ay nandoon na may kasama ng mga biik. Ayan. Tapos pinuputulan lang din namin yan ng mga ngipin, yung mga maliliit, kasi minsan hindi nagpapadede yung inahin kapag matatalas yung ngipin nila. So nagawa namin ay pinuputulan ng ngipin. So ayan, no? So ayan, nandyan na yan sila. At ako'y uwi na rin para yung inahin ay magpadede ulit sa kanyang mga anak. Eto, pag nilamig sila, ay ganyan lang ginagawa nila. Nagkukumpulan. O, ganyan. Pero dito ay mainit, pero ganyan pa nagkukumpulan. Kasi medyo basa sila. Kasi dumaan sila dun sa may tubigan. Yan. So far naman, matitibay din naman itong mga baboy na to. Dahil cross na rin sila. Yung nanay nila ay may lahi ng native, may lahi ring hybrid. No? White pigs, may lahi ng white pigs. Kaya at sanay na sanay rin sila dito sa ganitong ranging area. Makain ng mga damo, nagbubungkal ng lupa para dun sa mga root crops, yung mga laman lupa, nakain din nila yan. Yung mga insekto ay nakakain nila yan dito. Yan. So dun sa baba naman, okay. Yan yung mga taniman naman dyan ng mga pampakain sa kanila. Nandyan yung saging, kangkong, nandyan yung madre de agua, nandyan din yung napier grass, na para sa kambing naman yung napier. Tapos dun sa ibabaw, nandun naman yung kasaba at kamote. Mga gabi. Ayan, may mga gabi rin dito. So, yan lang yung simpleng pamamaraan namin dito sa aming ranging area, sa aming mga alagang baboy dito na pinapakawalan sa loob ng lambat. Ayun, no? Sana ay nakapulutan nyo ng idea itong ating topic ngayon. So yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po and happy farming po!